Hello guys, good morning. Ito po yung ating harvest ngayon, bale 37 kilos na sitaw, and katatawag lang po natin sa buyer, farm gate price po, ang kuha po ay 35 pesos pa rin. So magandang presyo pa rin po kahit papano, at ngayon po ay August 9, 2021, and yun po, mamaya po naman ay mag-abono po tayo nito. So ayan po, tinunaw po natin yung calcium nitrate, potash, and 4600. Hello guys, welcome to my vlog. This is Arvin Benedicto again. Sa mga sumusubaybay po sa ating channel, maraming salamat sa panonood at sa mga nagko-comment. Ayan nyo po, sabot na ating makakaya ay sasagutin po natin kung meron kayong mga katanungan. And ito na po, update lang po tayo sa aming sitaw. So ayan po, sa ngayon po ay madaming bulaklak. And kaninang umaga ay nagpaliban po tayo ng pitas. So kahapon po ay nakapitas lang tayo ng 14 kilos. So bali pa 7 or 8 na pitas na po namin yon. And ngayon po ay nagpaliban para bukas ay maraming napitas. Mapitas. Yan, yan. So bali, ang dami po ng bulaklak. Kundi po masyadong makita pagka ganito, so mamaya tingnan natin. Yan po, mga bulaklak, dami ng bulaklak. So kagabi po ay nag-spray ako ng organic foliar fertilizer, and mamaya naman po ay mag-spray, mag-drench naman ng synthetic fertilizer, pinaghalong calcium nitrate 3 kilo, 3 kilong potash, at 4 kilong 4600. At yun po ay ihahalo natin sa isang drum, 200 liters drum. So yun po, pagkatapos pitasan ay ating dinidiligan yung sitaw para meron siyang makuhang tubig. Yun po, kung kapansin nyo, ang dami ng bulaklak. Kumakabag na siya sa ating pinagawang balag. Ayan po, ang daming bulaklak. And kanina pong umaga ay pumitas, naka 37 kilos. Yung good. Tapos may 3 kilong semi, at yung reject ay inabot ng 3 kilo din. Pinutul-putul po natin at pinamigay na lang. Yan po, ang paglalabanan na lang po natin dito ay presyo, dahil hindi pa natin alam kung magkano ang presyohan ngayon uli. Dahil nung nakaraan umabot tayo ng 50, tapos bumaba sa 45, naging 40, tapos huling benta natin ay 35. So mamaya maya po, pag kinuha na yung sitaw natin na pinitas kanina umaga, ay malalaman kung anong presyo. Hindi ko na po tinanong, at isa lang naman ang tinatawagan,
isa ng aming binabagsakan at maayos namang kausap, kaya titiwala tayo. Pero sa banda-banda riyan, pag medyo nagamay na natin ang paghalaman, ay dapat mas advisable na meron kang pagpipilian na pagbabagsakan o pagbibigyan ng iyong ani para makapamili ka. So yan po, ang daming bulaklak. So yan po. Pero dito po sa parting ito na may puno ng jimelina at akasya ay medyo kokonti dahil hindi siya masyadong nasisinaga ng araw. So yan po. So charge to experience, sa susunod na tanim ay paalasan natin ng konti yung mga sanga ng jimelina para po maganda ang sikat ng araw at ang mga itatanim natin ay gumanda ng ayos. So yun lang po muna ang update sa Sitawan. Maraming salamat po. So yan po yung kabuuan ng aming Sitawan, nasa 2,000 square meters or 3,000 square meters. Tapos ito po yung pinagawa namin balag para sa upo. Yan, pakihintay nyo lang po yung vlog kung paano ginawa itong balag na pwedeng ibaba kapag may malakas na hangin o kaya may bagyo. So po. Thank you guys for watching and God bless po sa ating lahat. Please like and subscribe. Thank you.